Hello mga ka-tinders, good morning. Kagigising lang ni Mami Tin, sinarong yung mukha ko. So, kape-kape muna tayo mga ka-tinders. Kumusta yung araw nyo? Sana okay lang. So, kahapon, medyo lumaki-laki yung benta ni Mami Tins kasi yung mga tao. Siguro na-miss ako. Kasi 2 days ako hindi nakapag-open. May inasikaso lang si Mami Tins, no? Kaya kahapon, daming nagsibilihan. So, masaya si Mami Tins. So, ngayon, hindi ako maka-open ng tindahan kasi meron naman akong emergency sa family ko. Ayan, naputol mga ka-tinders. So, may kailangan na asikasuhin. Kaya, aga naman nagising. Ito yung tsura ko. Kaya, nag-vlog din ako ng maaga. So, ang topic natin ngayon, mga ka-tinders, no, ay bakit hindi ba ako umaasa sa mga deliveries sa tindahan? Like yung, ano ba yung mga deliveries? Siguro yung sigarilyo, yung mga kape. Ano pa ba? Yung bread. Ganun. Kasi, napakalayo kasi ng lugar namin dito, no. Hindi kami sa downtown talaga, sa Davao. So, pag mag-project ka kasi na mag-deliver yung delivery, yung ano, yung item na yun. Tapos, pagdating ng time, wala. So, wala kang maibenta. So, like sa akin, sigarilyo, after ano kasi, lately lang kasi yung Marlboro na pumupunta sa tindahan. So, every 2 weeks, so, minsan, hindi ko natatansya na parang nasanay ako na every week ba, parang bread box. So, minsan, nag-expect ako, pero wala. Like yung aking tindang milk bar din, may delivery. So, yung ginagawa ko, inuutusan ko talaga si Hubby na bumili talaga dun sa yung nababenta ng milk bar, Dairy Best, na 100 pieces para, di ba kasi saleable ngayon yung milk bar. So, kahit na hindi pumunta yung ahente ko, so at least meron ako maitinda. Pero may advantages naman yung mga deliveries natin kasi diba hindi na tayo napapagod. So, less hassle. Lalo na ako na mag-isa lang ako. So, at least open na ako dun sa tindahan ko. Hindi ako nagko-close kasi pag ikaw kasi yung namimili, diba? Lalo na pag mag-isa ka lang. So, ang tendency, close yung tindahan mo. So, sayang yung benta. So, yun yung advantage or advantages ng my deliveries. So, yun. Init pa yung kape ko, mga ka-tinders. Kayo ba, mga ka-tinders, umaasa ba talaga kayo sa mga deliveries? I mean, hindi ba talaga kayo yung personal na namimili? Kasi, di ba, mas maganda talaga yung ikaw namimili, nakapagpili ka. So, minsan kasi, di ba, may mga deliveries na may mga damages, like yung chicheria. Pag ikaw kasi yung namimili, di ba, maganda talaga. Chine-check talaga natin, dino-double-check natin. Yung disadvantages lang, napaparami talaga ang bili natin. Minsan na out of budget tayo. So, pwede naman both, no? At least may option tayo na pwede tayo magpa-deliver, pwede din tayo yung personal na namimili. Ayan. Yung kinukuha kasi natin na mga deliveries, ina-avail natin, yung mga free deliveries. Kasi diba, maliit lang yung puhunan sa tindahan, tapos meron pang delivery fee, parang napakabigat na. So ako, yung mga personal ko na mga stocks, ako talaga yung namimili, yung sa groceries, ayan. Pero yung like yung bread box, yung ice cream, di kasi pwede na ikaw talaga personal, natutunaw yun. Yung ice cream, lately lang yung Marlboro, no? So, balik sila sa April 26. So, ano pa yung mga deliveries ko? Kasi yung mga kutkutin ko, ako na rin yung personal na mimili. Lalong-lalo na ngayon na napakatumal. So, nililimit ko rin yung aking tinda. Kasi, diba, sayang naman kung na-expire. So, yun lang. Kasi dati mga ka-tinders, no? Meron akong delivery ng yung mga kutkutin nga. Kaya lang, tinatansya ko siya ngayon. Doon ako bumibili sa palengke, nalilimit ko lang. Kasi, di ba, may feeling ba kayo na gano'n na parang, uy, free delivery na nga, tapos napaka-konte lang yung orders mo. Parang, nahihiya ka. Na kukonte lang. Like, di ba, sa Marlboro, sa sigarilyo, for example, parang, di ba, bili ka lang ng isang kahang Marlboro red, isang kahang Marlboro black,
unlike yung sa ano, personal ka na may mili, okay lang yung ganun, parang hindi nakakahiya. Pero pag sa ahente kasi parang paisa-isa, di ba parang minsan nahihiya tayo, aminin natin mga katinders. So, mas maganda yung by rim-rim talaga. Kung napaka fast moving naman ng mga produkto mo, no? So, why not? At may budget ka. Why not coconut na bumili ka ng maramihan? So, usually kasi sa atin na sari-sari store owner, ikot-ikot lang talaga yung puhunan. Like, nag-start ka ng 5K. So, yun yung nililista, di ba natin? Kung ano yung mga wala. Tapos, next purchase natin, dun na naman tayo focus. Unlike yung wholesaler na maramihan na. So, usually sa kanila, umaasa na talaga sa mga deliveries. Ayan, lapit na matapos yung, lapit na maubos yung aking kape. After dito, mag-prepare na ako at papunta na ako downtown kasi meron akong asikasuin. So, kung nanonood yung aking mga suki, so, yun lang naman yung aking sharing ngayon mga katinders, no, na mas maganda talaga yung, para sa akin ha, mas maganda talaga yung ikaw talaga yung personal na namimili para nakapagpili ka. Yung kung ano lang yung budget mo, 'di ba? Hindi para sa akin na hindi ka nahihiya na konti-konti lang. Ayan, kasi hindi kasi lahat ng items na fast moving. So dapat ngayon na matumal, concentrate lang talaga tayo sa mga fast moving items tapos dun sa slow moving pa isa dalawa lang yung stock natin. So good morning mga katinders. Mommy Teens 19. Thank you for watching. See you on my next vlog.